The 2020 Suzuki Gixxer Fi versus Yamaha FZI. Parehong under 150cc category naked bike. So sino nga bang mas sulit sa dalawa? Sino ang the best pang araw-araw? Siyempre, bago tayo magsimula, eh kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay inaanyayahan kita mag-subscribe para laging updated sa mga i-upload kong videos. So alam niya na guys, intro muna tayo. So simulan natin sa performance. Bali dito natin malalaman kung sino ba ang mas powerful sa dalawa. Sa engine, parehong may single cylinder, air-cooled, 4-stroke, 2-valve, at single overhead cam. Sa displacement, si Gixxer Fi merong 154.9cc at si FZI naman merong 149cc. Sa compression ratio, si Gixxer Fi merong 9.8:1 at si FZI naman merong 9.5:1. Sa bore and stroke, si Gixxer Fi merong 56mm by 62.9mm at si FZI naman merong 57.3mm by 57.9mm. Sa max power, si Gixxer Fi merong 10.4kW at 8000rpm at si FZI naman merong 9.7kW at 8000rpm. Sa max torque, si Gixxer Fi merong 14Nm at 6000rpm at si FZI naman merong 12.8Nm at 6000rpm. Sa fuel system, pareho silang fuel injected. Sa transmission type, pareho ding manual na may 5-speed. At sa starting system naman, pareho silang electric start only. Kung pagbabasehan natin ang engine specs nila, eh lamang dito si Gixxer Fi. So sa performance, ang panalo dito ay si Gixxer Fi. Punta naman tayo sa looks at dimensions guys. Bali dito natin malalaman kung sino ba ang may mas magandang looks. At syempre yung measures nila like size, weight at height. So sa looks guys, this is subjective. Bali may kanya-kanya tayong preference. Pero kung titignan nyo yung design nilang dalawa, eh halos may similarity lang. Kasi yung build nila is naked street bike. Pero nagkakaiba lang sila sa designs at colors. So tignan muna natin yung design nila. Okay, punta naman tayo sa dimensions nila. Kung sino ba ang pasok sa height nating mga Pinoy? Sa body size, si Gixxer Fi merong 2,050mm by 785mm by 1,030mm. At si FZI naman merong 2,073mm by 770mm by 1,030mm. Sa seat height, si Gixxer Fi merong 780mm. At si FZI naman merong 790mm. Sa weight, si Gixxer Fi merong 135kg. At si FZI naman merong 131kg. Sa ground clearance, pareho silang may 160mm.
At sa fuel tank capacity naman, parehong may 12 liters. So base sa dimension specs, eh yung body size nila, eh halos magkasinlaki lang. Mas mababa naman ng kaunti ang upuan ni Gixxer Fi. At mas magaan naman ng 4 kilograms si FZI. So sa dimensions, pareho silang pasok sa height nating mga Pinoy. So tayo sila. Punta naman tayo sa features, guys. Dito natin malalaman kung sino ba ang may mas advanced na technology. Sa brakes, si Gixxer Fi merong disc brake sa harap at likod. At si FZI naman merong disc brake sa harap at drum brake naman sa likod. Sa tires, si Gixxer Fi merong 100x80 sa harap at 140x60 sa likod, na parehong 17 inches na tubeless. At si FZI naman merong 100x80 sa harap at 140x60 sa likod, na parehong 17 inches at likod lang ang tubeless. Sa suspensions naman, pareho silang may telescopic fork sa harap at monoshock naman sa likod. So tignan pa natin yung iba pa nilang features. Si Gixxer Fi ay merong fuel injected engine, LED head and tail light, fully digital panel, split seat type, adjustable monoshock, wide diameter front and rear disc brakes, wide diameter front shock, rear tire hugger, and sporty dual muffler. At si FZI naman ay merong fuel injected engine, halogen headlight and bulb tail light, fully digital panel, split seat type, at may rear and cover fender. So sa features, kitang-kita naman natin na panalo dito si Gixxer Fi. So punta naman tayo sa price, guys. Bali dito natin malalaman kung sino ba ang swak sa budget. Ang SRP ni Suzuki Gixxer Fi ay 93,900 pesos. At ang SRP naman ni Yamaha FZI ay 99,800 pesos. So sa price, mas mura ng 5,900 si Gixxer Fi. Punta naman tayo sa advantage nila sa isa't isa. Unahin natin si Gixxer Fi. Ito yung tingin ko mga advantage niya kay FZI. Number 1, mas mura. So sa 5,900 difference, eh pwede ka pa makabili ng mga safety gears. Number 2, mas malakas. So base nga sa engine specs kanina, eh mas powerful tong si Gixxer Fi. Number 3, may LED head at tail light. Para mas better na lighting mapa-araw man o gabi. Number 4, disc brake ang likuran. So kung pag-uusapan natin ang safety feature, eh big advantage to. Kasi sa disc brake, eh mas effective or makapit yung braking, unlike sa drum brake. Number 5, adjustable ang rear shock. So maganda to, guys. Kasi pwede mong i-adjust para makuha mo yung magandang play na gusto mo. Number 6, mas mababa ang upuan. So mas madaling sakyan si Gixxer, lalo na sa mga hindi katangkarang rider. And number 7, may rear tire hugger. So pabor to sa mga may hilig tanggalin ang rear fender for looks purposes. At syempre, iwas na sik na rin ang tubig or putik sa likuran. Okay, sad to say, guys, para sa akin walang advantage si FZI kay Gixxer Fi pagdating sa specs, features at price. So quick recap tayo. Sa performance, ang panalo ay si Gixxer Fi. Sa looks, tingin ko depende na lang to sa bibili. At sa dimensions naman, pareho silang Pinoy friendly. So tayo sila. Sa features, ang panalo ay si Gixxer Fi. Sa price naman, ang panalo ay si Gixxer Fi ulit. At sa advantage naman, si Gixxer Fi ulit. So overall, I will recommend Suzuki Gixxer Fi. Yung latest version, ha? Kaya pala, guys, yung mga senior kong informations ay galing sa websites nila. So ayun lang, ride safe!